Welcome back to my Lolo's channel. Today, my Lolo's gonna be unboxing. And to all the people that are not subscribed yet to my Lolo's channel, please subscribe, like, and share the video. Yes! Ito po yung aking apo, si Lyra Beatrice. Nagso-solo po siya. So, kanina, bago po ako mag-start mag-vlog, sabi sa akin, Lolo, join ako. So, sige, sabi ko, sige, ikaw ang mag-start. Yan, sabi ko, anong raw i-vlog ko? Sabi ko, meron akong in-order through online na gimbal stabilizer. So, ito nga, itong DJI Osmo 3, Mobile 3. Ito, apo, ipakita mo sa kanila. So, ayan, i-unbox ko po ito at samahan nyo kami ng aking apo. Tara! Hawak ko na gimbal stabilizer ay hindi ko pa naman po gaanong gamay. So, importante lang po muna dito, siyempre, yung basic. Ano po ba yung mga basic nito?
kung paano ikabit ang cellphone dito, kung paano po ito gamitin, kung paano po ito i-charge. Yeah, yan po yung mga basic po eh, no? Kung paano po ito i-on. So, ito po yung mga ilan na i-share ko sa inyo, no? Ito po ay napopold. Ayan, naka-pold position po siya. So, kung gusto niyo yan, iaangat niyo lang po yan. Ayan. Iaangat niyo lang po. Tapos, kung ito po ay galing sa gamit at gusto niyo na pong i-fold, meron po yung huwag po basta fold. Meron po yung center. Ito po, makikita niyo. Ayan, center po. So, pag i-fold niyo yan, makikita niyo po yon. Ayan, makikita niyo. Kailangan sumakto po yan dyan. Ito po, tingnan niyo. Ayan, pagkasala, angat po siya. Oh, angat. Kailangan itama nyo po doon. Ayun. Lapat na po, di ba po? Oh, nakatama. Tapos, ito po, may lock din po to. Pag ito po ay nakaposisyon na ganyan, ayan. Ayan, ganyan. Ito, ilagay nyo po sa itaas. Ito, may red. Ito, may lock po yan. Pihitin nyo na po, makiklik yan. Ayun. So, ayan po siya. Bago nyo siya itago sa bag. Ito nga po pala ay merong bag. Kagandahan nga po nito ay compact lang siya. So, ito po yung kanyang lalagyan. Ayan, kasyang-kasya po yan dyan. May zipper lang po ito. Ayan. Ayan, kagandahan may pumpa po siya na nakasuporta. Malambot po ito. Pero pwede nyo rin tanggalin. Malambot din naman po ito. Pero okay na ito. Mayroon pa po nito. Ayan. Para safety po siya. So, ayan. Di ba nakakatuwa po. Okay, zipper nyo lang. Diba po? Okay na po siya. Kahit saan, pwede nyo po madala. Kasi compact lang po siya. Bukod pa po dito, may kasama po siyang stand. Ayan. Maliit lang din naman po. May kabitan po sa ilalim niya. Kung makikita nyo po yung pinaka-nut niyan, ito may screw. Ibukan nyo lang po. Ayan yung pinaka-tripod niya. So, ayan. Pwede nyo po siyang itayo. Kung ang cellphone nyo po ay nalolobat na, pwede nyo po siyang i-charge dito. Ayan ang kagandahan. Ito po. Iangat nyo lang po yan dito sa right side. Huwag di po sa left, sa right. Dito po. Anong nyo lang po na inyong kuko? Yun po, oh. Okay na po siya. So, ang ano po niyan ay, ito po, ayan, yung gamit nyo po sa inyong cellphone. So, saksak nyo lang po yan dyan. So, ayan na po. So, itong kabilang dulo pong ito ay Type-C, no? Para sa inyong cellphone naman. So, kung iPhone, iba naman po yung pinakadulo nun. Basta, kailangan po dito, ayan, itong USB type. So, ayan po. So, kung malolobat na ang inyo pong cellphone, parang pinaka-power bank. Ayan. Kaya dapat laging fully charged siya. So, ito naman po, kung siya naman po ay i-charge nyo. Ayan. Ito naman kabila. Baliktad naman po. Kung itong ginamit dun sa pag-charge ng cellphone, ito man sa pag-charge ng gimbal. So, Type-C po siya. So, saksak nyo lang po dito. So, ayan po. Then, yung charger ng inyong cellphone, 1.5 to 2 amperes yun po, ideal po yan. So, lagay nyo lang po dito. So, isaksak nyo na po ito. Yan. Pag ito po yung sinaksak nyo na, ito po ah, so, ayun po. Nagkaloon na siya ng ilaw. Rumaran po siya pa right. Pero pag siya po, ang remaining na charge niya lang, no? Ika nga, nagamit nyo na, ay less than mga 20. Kapag ito po ay halos madrain na ang inyong gimbal, mag-i-stop muna yan doon na nagbiblink lang. Nagbiblink. Ibig sabihin, nando pala siya sa unang bar.
Then pagkaya na medyo napuno yung bar, saka na siya magrara ng paganyan. Baka mamaya kasi pag-charge nyo, bakit iba dun sa i-dinemo dito sa yung gimbal? Hindi, natural lang po yun. Pagka medyo madedray na po to, magbiblink lang po siya. So parang dalawang ilaw lang po yung makikita nyo. Then pagka medyo nakakaroon na siya ng karga, magrara na po yan. Yan. Then siguro, itong i-charge ko to, depende siguro sa lakas ng ating charger, 2 to 3 hours, puno na siya. Kung nag-start po siya dun sa dun sa isa na nagbiblink lang. Pero yung ganyan, medyo madali nang mapuno yan, baka wala pang isang oras, ay puno na yan. So ayan po ang pagcha-charge. Napakadali lang po, di ba po? So ayan, di hugutin nyo na po. Dito naman po, sa pagkakabit ng mobile phone, ay hindi po pwedeng basta ikabit na lang po dito. Kailangan po ay compatible po dito sa gimbal stabilizer. Kasi may apps po, buhay nyo yung Bluetooth ng inyong mobile phone. Then dito naman po ay magda-download po kayo. Kung iOS po yung unit nyo or Android, ay may apps po na idina-download. Yung nga pong DJI mismo. May mga pangyayari na katulad po sa akin, Android po yung gamit kong phone, yung aking Mate 10, no? Huawei Mate 10. Wala po siya doon sa Play Store. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa Google Search, sinearch ko po yung link ng DJI mismo o yung Osmo Mobile 3. So, nung lumabas na yung pinaka-link niya ng download ng apps, so, ikinilik ko yon. So, doon siya nag-download. Ubra din siya. Pero meron pa rin po isang problema. Kapag ang mobile phone nyo po ay medyo makapal at hindi slim type, hindi po kakasya dito sa pinaka-clamp niyan. Ayan po. May tendency mabaksak. Katulad po nitong gagamitin kong phone, kasi hindi ko po magagamit itong maintain, yan po ang ginagamit ko sa pagbablog. Isa pa lang kasi yung phone ko na pamblog. So pakita ko lang muna to sa inyo, no? Hindi pati ito compatible dito kasi medyo luma na po ito isang unit na ikakabit ko po dito. Ere po siya LG, medyo makapal ayan, at may tendency bumitaw. So, ikakasa ko na po ito. Ito po nga pala ay merong mark o arrow. Ayan, yung red. Kita nyo po ba? Ayan, yung red arrow. Ayan, red arrow. So, dyan po nakaposisyon ang camera po ng inyong mobile phone. Ito po. Ito po ang camera ng inyong cellphone. Dito po nakaposisyon. Ito yung sinasabi ko sa inyong problema. Pag ito ay kinasay nyo, ito ay kinasay nyo, ayan. Dihila lang po yan, eh, no? Ayan po, hindi po siya, baka po bumaksak. Hindi po siya ganong fit. Nakaangat po, yun, no? Nakaangat. Ayan, no? Nakaangat, oh. Hindi siya yung sakto. So, may tendency na malagpak to. So, ere, wala po itong apps kasi wala po siya talaga. Hindi compatible. So, sa common naman po, no, sa pagsasentro, tingnan nyo po yung, ayan, yung clearance. Yung clearance niyan ay clearance dito. So, malaki dito. So, maliit doon. So, itulak nyo na lang to. Itutulak naman yan. Dandahan nga lang to yun, no, kumalas na. Kasi nga, makapal po to. So, ayun, basta yun na lang po, no? Kayo na lang po mag-adjust. Ayan, baka malaglag to, eh. So, ayan, pag naigitna nyo na po yan, ito naman po ang tignan nyo, itong likuran. Ayan. Pagka hindi po pantay ang siwang nyan, ayan, yan po yung sa ibaba at doon sa taas, i-press nyo na lang po, na ipe-press po yan dito para magpantay. Ayan. Pag nagpantay na po yung clearance yan, okay na po yan. Ngayon, kung nakakabit na po itong ating cellphone, buhayin na po natin. So, hindi ko lang makikita sa inyo yung mga pictures. Ito yung mga basic lang. Na ito lang naman talaga yung kailangan natin, eh. So, buhayin na po natin. Ito po.
Ayan, itong nasa ibaba, ito po, no? I-hold nyo lang po yan, then naka-press, then makikita nyo iilaw po yun. Ayan, iilaw po yan. Press nyo lang po, no? Huwag nyo bibitawan, hold lang siya. Ayan, umilaw. Pag nagkaroon na siya ng green, yun, no? Dumaretso na siya. Ulitin ko po, ha? Hindi nyo nakita, eh. Ayan, yun, gumagalaw siya. So, ipe-press ko ulit, no? Ayan, ipe-press ko ulit. So, ayan na siya. Naka portrait position. So, ayan. Pag ito ay pinindot nyo ng, ito nasa ibaba ulit, ha. Pinindot nyo ng dalawang beses. Tingnan mangyayari po, ha. 1, 2. So, ayan. Vertical o landscape. So, pindutin po natin ulit ng dalawa. 1, 2. Ayun. So, ayan. So, pag tatlo ang pindot nyo, tingin nyo mangyayari sa cellphone, ha? Pag tatlo po. 1, 2, 3. Ayan. Gumano naman po siya. So, para bumalik po sa dati, pindutin nyo po ulit ang tatlo. 1, 2, 3. Ayan po, diba? So, pag pinindit nyo na ang dalawa, la-landscape ulit siya. 1, 2. So, ayan po. So, hindi ko naman maipakita sa inyo, no? Dahil nga, hindi ito compatible itong foam na ito, eh. Isa lang nga po yung gamit ko. Ako, kaya ako po binili ito, hindi ko naman need na pag-aralan lahat ang mga features kasi masakit din sa ulo, marami, eh. So, ang pinaka-importante sa akin po dito, di ba, ang habol po natin sa ating video, hanap po natin sa ating video, ay hindi po magalaw. Hindi po siya malikot. Ika nga, kahit naglalakad po tayo, tumatakbo po tayo, maganda po yung ating pagkaka-video. Yun po ang habol ko dito. At yung, kung gusto nyong i-switch sa portrait at landscape. Ayan, isa po yan. Then, yung rear and front camera. Ayan, importante po yan. Then, yung zoom. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po yung gagawin. Meron po itong trigger sa likod. Ito po. Ayan, may trigger po sa likod dyan. So, sayang nga lang po, wala pa ako isang cellphone na pwedeng pandemo sa inyo, eh. Pero utik-utik nyo na po itong matututunan. So, ito po, pag kinilig nyo po ito ng isa, pinindot nyo po ng isang ganyan, maglalak po yung cellphone. Ika nga po, pag naglak, kahit anong ganun nyo, hindi magbabago. Kahit galawin nyo ng galawin, ay hindi po magbabago. Then, pagka ito po ay pinindot nyo ng dalawang sunod, 1, 2, nasa sport mode po siya. Ibig sabihin po ng sport mode, yun po yung tinatawag na pag nagbibideo ka, kunyari may binibideoan ka, tumatakbo, tatakbo ka rin syempre. So, malikot yung ano, di ba, pag sa ordinaryong na ang ginamit mo eh na holder. So, o yung cellphone lang hawak mo. Malikot po yung ating video, nakakahilong panoorin. Yun po ang kagandahan po nitong gimbal stabilizer na DJI Osmo Mobile 3. Kahit tumakbo po siya, pag ito po ay nakaset ng sport, tumatakbo ka rin, kahit nagagaganyan yan, maganda pa rin po ang kuha niya. Sayang nga lang po, hindi nyo makita, eh. Wala po akong magandang pandemo. So, malinaw po yun. Then, pindutin nyo po ulit to ng 1, 2, 3. Ang mangyayari naman po doon, kung po tayo ay naka rear camera, pag pinundot nyo po yun ng tatlong pindot, 1, 2, 3, magpo front camera po yan. Pinundot nyo po ulit ng 1, 2, 3, rear camera naman po. Yun ang kagandahan, di ba po? At ito namang isa, ang kagandahan naman po dito, di ba, yung una ko ipinakita sa inyo, pag pinindot nyo po ito ng dalawa, ganyan, gusto nyo yung i-portrait position. 1, 2. Diba po? Gusto nyo ibalik sa dati. Press nyo po ulit ng dalawa. 1, 2. Yan po ang maganda dito. So, diba po? Yan lang naman po ang mga basic. Ang mga importante. Pero, marapakarami pong laman. So, dahil hindi ko pa naman po napag-aaralan lahat,
Sa akin lang po, maging continuous po yung aking pagbablog, pag-upload ng content. Kaya inaral ko muna yung mga basic lang, yung mga importante. So, ito pa nga pala isa. Ito. Ito naman po yung zoom in, zoom out. Ayan, dito. Pag pinares yun dito, makikita nyo naman sa screen mo kung lumalaki yung video o yung inyong picture na kinukunan. O ayan, gaganan nyo lang yan, no? Yan. So, Eri naman, ayan, ito yung gusto nyong up and down. Ayan. Ayan, tapos, ganon. Tapos, left and right. Ayan. Kung medyo nalilito po kayo dito na gamitin tong gimbal na to, makikita nyo naman din sa screen ng inyong phone. Pwede nyo doon i-manual. Oo. Kasi ito lang nakakalito to. Kasi ang daming pinipindot. Ang dami. Eh dito lang, baka mamali ka, mapindot mo yung trigger, diba? Eh nagbibideo ka, kamamadali mo. Eh nasa likura, sakto. Ayan, minsan, hindi mo naalis, napindot mo, mababago. So, kailangan hawak mo nandito. Ayan. Wala kang magagalaw dyan. Sana po ay may kahit papaano ay may natutunan po kayo sa aking isinair na video. Bagamat ako'y bago pa lang po sa gimbal stabilizer po na DJI Osmo Mobile 3, eh kahit papaano makatulong po sa inyo. Maraming salamat po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Keep safe and God bless.